guys! Mommy Ange here and welcome back dito sa aking channel. So kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, hello po, ako po si Mommy Ange, ang mommy vlogger ng Leyte. So salamat sa inyong pagbisita dito sa aking channel. Sana hindi niyo po makalimutan na mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood na videos dito sa aking channel. And also guys, please do not forget to follow me on my social media accounts sa aking Facebook, Twitter, at Instagram, tsaka TikTok na rin. So ilalagay ko siya somewhere dyan sa screen. Okay, so in this video, alam ko may naghihintay din dito sa update ko na to. I-update ko kayo kung kumusta na yung paggamit ko ng Hello Glow Advanced Rejuvenating Set. So before that guys, disclaimer lang muna, hindi po ito sponsored video. And wala po akong intention na manira about the brand, about the product, ganyan. Sadyang sinishare ko lang po talaga yung aking experience while using the product and kung nahiyang or hindi ba ako nahiyang sa product na to. So kung maalala nyo, ito yung nireview ko na Advanced Rejuvenating Set ng Hello Glow. So nakasale pa yata sila hanggang ngayon. Kasi nung nagpunta kami ng Ormoc City, nakita ko sa Watsons na nakasale pa rin siya. Kung curious kayo kung gusto nyong subukan kung mahihiyang ba kayo, well, feel free to click the link in the description box below. May mga nag-comment guys dun sa aking review video about nitong Hello Glow Advanced Rejuvenating Set. Gusto kong i-clear, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko. But before that, i-share ko lang na talaga Hello Glow user ako ever since na nag-release sila ng product. Yung pinaka-favorite ko talaga sa entire line nila is yung pink guys, yung Hello Glow Whitening Set. So yun talaga yung pinaka nagustuhan ko. And yun din yung ginagamit ko nung nagbubuntis pa ako kay Amiya. Nireview ko yan and I will put the link in the description box below kung gusto niyo mapanood. So I also have tried other skincare sets nila. Yung Blemish Miracle Set, tapos yung ano ba yun, yung Acne something like that. Plus yung apat na skincare set ng Hello Glow. Na-try ko na silang lahat and so far dito ako hindi masyadong nahiyak. Hindi ko nagustuhan yung naging resulta niya sa aking skin. Oh, by the way guys, matagal ko na siyang hindi ginagamit, yung the entire set. Kahit yung facial wash guys, hindi ko na siya ginagamit. Sa pagkakaalala ko, nung February 26, dumating yung ate at kuya ko from US, nagbakasyon sila. Pagkakaalala ko, February 26, hindi na ako gumamit nitong set na to. It's been 2 weeks already na hindi ko na siya ginagamit and pinapahinga ko yung aking skin right now. Right now guys, hindi na muna ako gumagamit ng other skincare set. So meron na akong dalawang products na ginagamit. Oh, actually may tatlo akong products na ginagamit. So hindi naman nawawala sa akin yung sunscreen. So yung dalawang ginagamit ko na product, which is i-share ko sa inyo at the end of this video kung paano naging medyo naging okay yung aking skin right now. So at first guys, itong mga products nitong Hello Glow Advanced Rejuvenating Set, nagustuhan ko sila kasi sobrang gaganda ng kanilang formula and at the same time, mild naman siya. Okay naman siya, no? Hindi siya matapang, wala naman ako naramdaman na anything na irritating or yung nagbabalat, ganun. Wala naman akong naramdaman na ganun. Sobrang lightweight at ang daling mag-absorb ng mga products na tong set na to. Even the Nourishing Night Cream. Considering na cream siya. So ako hindi ako masyadong mahilig sa cream kasi nga yung cream para sa akin is medyo nabibigatan ako sa cream. My skin type guys is oily. Oily to combination skin and sometimes nagiging dry siya kapag hindi talaga hindi ako nahiyang sa product. So, kagaya ng paggamit ko nito. So, ayan. So, actually, yung kanyang low pH hydrating cleanser, meron siyang hyaluronic acid. Kaya medyo hindi ko siya magets kung bakit nag-dry yung skin ko. Habang tumatagal, hindi siya nagiging hydrating sa akin. So, medyo nagde-dry na yung aking face. Although, hindi visible dito, pero dito siya banda talaga. Dito siya banda. And as you can see, nakikita nyo po yung bakas. Nakikita nyo po yung bakas, diba? So okay naman din yung toner. Wala din namang stinging, walang mahapde. Tsaka alcohol free din siya. So kaya nung ginamit ko siya, kampante ako na hindi siya drying. But then again, hindi siguro siya nag-work sa aking skin type. Although nakalagay naman dito na for all skin types siya and sensitive skin. So non-comedogenic and non-acnegenic. Dahil nga sa claims nila na non-acnegenic, so medyo kampante ako na hindi ako magbe-breakout when it comes to using this product. Pero hindi naman talaga ganun, hindi naman ibig sabihin na yun yung claims nila is talagang hindi
na walang reaction sa skin mo, ganun. Kasi ako guys, yung paggamit ko sa kanilang apat is nag-breakout talaga ako. So, hindi naman siya yung malala na breakout. Actually, dito lang siya sa banda ng aking face dito. Kung mahahawakan nyo lang siya ngayon. Sobrang, ano siya, rough. Rough siya ngayon. Pero, medyo okay na nga ito ngayon compared nung talagang kasagsagan ng paggamit ko nito. Kasi it's been 2 weeks then and parang tinitignan ko yung face ko sa salamin. Medyo, recovering na siya. Pero, meron pa talagang bakas. So, I have decided na itigil ko na lang talaga yung paggamit sa kanya. But guys, I just want to make it clear na hindi naman ibig sabihin na hindi siya nag-work sa akin, hindi din siya mag-work sa inyo. So, depende pa rin talaga yun. Depende pa rin yun sa skin type nyo. Depende kung paano magre-react yung skin nyo. Hindi ako pro ha, pero kumbaga itong pagre-review ko na ito, itong basis lang to kung ano yung mga dapat i-expect nyo. So, sa akin guys, hindi siya nag-work sa akin. Maganda pa naman yung formula nila. But then again, hindi talaga siya nag-work sa akin. Hindi ko alam kung may mga pictures ba ako regarding dito sa aking chin area nung nag-breakout ako. Pero, I will try to find, pero parang wala akong naalala parang hindi ako nag-picture kasi talagang pangit na pangit ako dito kasi para siyang nag-dry, nag-breakout ako dito sa chin area, tsaka ang lalaki ng pimples niya guys, and to the point na parang nagbabakbak yung pimples. And alam ko na may magtatanong kung paano ko kinombat. Tama ba? Paano ako naka-recover dun sa hindi ako nahiyang sa product? So, paano ko siya ginawa na medyo maging okay naman yung aking skin? So, ang una kong ginawa guys is tinigil ko lahat. Tinigil ko itong buong set na to. So, hindi ko na siya ginamit. Nag-stick ako dun sa mga products na nagamit ko before and then nahiyang ako. Yung set na to, yung facial wash nito, yun yung ginagamit ko right now. So, itong set na to, ito yung ginagamit ko except na lang dun sa kanilang anong tawag dun? Yung pimple something. So, pang drying, pimple drying cherva. So, yun lang yung hindi ko na ginagamit. And actually, itong toner na to guys, hindi ko din siya regularly na ginagamit. Most of the time, hindi na talaga ako nagtotoner. So, minsan lang ako nagtotoner. Ito, hindi ko siya ginagamit during daytime, hindi na ako nagtotoner. Or kung minsan-minsan lang, parang hindi ko siya ginagawa regularly. Kasi, wala, gusto ko lang papahingahin yung skin ko. So, after kong mag-facial wash, ito na agad yung ina-apply ko. As you can see, ito na yung soothing gel, yung Lux Organics na Aloe Vera and Snail Soothing Gel. Ito, ito na yung ginagamit ko. Yung una ko pa palang ginamit is yung Silitec na Hydration Moisturizer. But, nung nagpunta kami ng Ormoc City, binili ko to, entrenay ko, and okay siya sa akin. As you can see, nag-glow-glow na, hindi na dry yung aking face. Ang ganda nito guys, meron din siyang hyaluronic acid, tsaka collagen, tsaka arbutin. So, very hydrating nito, and after mo ilagay sa skin mo, parang meron siyang naiiwan na parang film. Hindi ko alam, basta ang ganda sa, ang lambot niya sa skin. And then, nag-facial sheet mask ako. Kasi nga, di ba dry? So, kailangan kong ibalik lahat ng moisture kung maaari. And as you can see, dun sa haul ko, yun yung mga ginagamit ko na facial sheet mask. Para lang bumalik yung hydration ng aking skin. So, yun yung update ko, guys. And sayang siya kasi hindi ako nahiyang. But then, maganda naman yung ito, yung isang set nila, yung itong set na to, yung green. Nahirapan ako, hindi ko maalala. Okay sana, maganda naman yung formula niya, pero sad to say, hindi lang talaga siya nag-work sa akin. So, hindi siya para sa akin. So, yun lang guys. So, sana, yung mga nasubukan to, sana nag-work to sa inyo. And if ever nga, na nag-work ito sa inyo, comment down below your experience. Comment down para alam niyo yun, may babasahin yung ibang manonood and meron silang pagbabasihan din sa mga gustong mag-try like that. So, ayan. So, thank you so much for watching, guys. At sana nakatulong itong video na to. And if it did, please po, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe and share niyo na rin. So, thank you so much for watching, guys. And I hope to see you on my next vlog. Bye!